galing. Ang tagal ka namin hinanap. Si Kuya Virgel. Wala sila dito. Pumunta sila sa San Isidro. Para babalik sila agad. Ditas, ang Kuya Virgel mo, tao na siya. Ako pa rin ako. Dugo ko pa rin ang nasa mga ugat mo. Dugo. Abdol. Dugo ng halimaw ang binigay mo sa akin. Kung yan ang tingin mo, wala akong magagawa. Hindi mo ako mapapatawad. Bukas sa loob kung patayin mo ako. Hindi na to yan. Balot na ako ng kasamahan. Wala na akong puwang ng kabutihan. Kung gano'n, bakit hindi mo ako? Hindi kita bibiguin. Ganun na ang kulang. Bakit ito na ang buhay ko? Huwag kang magmadali, anak. May tamang panahon para sa kanya. Hindi na ako hahadlang sa mga kagustuhan. Kung si Jenny ang mahal mo, hindi kita pipigil ang mahalin siya. Kumuha siya ng bulaklak sa Ambograw. Yun ang nakatulong para mawala ang paghihikamantag niya. Kinuha niya yun para sa'yo. Napakabait naman ni Kuya Virgel. Hindi ko makakalimutan tong sakripisyo na ginawa niya para sa akin. Sana balang araw makaganti ako sa kabutihang ginawa niya. Gusto ko pumunta na sa San Isidro. Gusto ko siyang puntahan. Samahan kita. Talaga? Abay, sasama rin kami. Ako mag-drive sa inyo. Okay lang ba sa'yo, Arn? Jenny, pinsan kita. Ayoko hayaan kayong dalawa. Gabi na. Hayaan mo samahan ka namin ni Bea. Oo, total na naman kami ginagawa ni Arn. Maraming salamat sa inyo, ah. Magiging tao na ako ulit. Sila si Drew na ba ito? Bakit ito tayo? Ito na yung papasok ng bayan. Bakit, Dad? Ang bata ko lang kasi hindi ako nakapunta dito. At ngayon pa lang ako nakabalik. Parang ang dami na nagbago. Alam mo, mas nabas ko na pumunta na ito. Ito kasi kami na makinipin yung Drew. Ano ba? Move na lang pala kung napayo dito. At least, makikita mo yung lugar pa sa kalimahe. Marami ka naalis sa akin ang lugar na ito. Alam mo, simple na ang buhay dito eh. Mga komplikasyon. Halos matapos nga yung isang araw na wala kang pinoproblema. Kaya lang, bago yung lahat ng yun, umalis ka ng nanay ko dito. Nung bago na yung buhay ko. Lalo mo, nalaman ko yung iba kong pagkatao. Isipin mo, kumakapagpatipos lang sa'yo, Titas. Isipin mo na lang, nang balik tayo dito ngayon, magbabalik na rin ang dati mong buhay. Natural at simple. Alam mo, tama ka. Kasi kapag nakita ko na si Kuya Virgel, babalik na ulit yung normal kong pagkatao. Kaya hindi sinasagot. Paano ba kaya nung gano'n niya? Oh, sino tinatawagan mo? Si Jenny. Ginamit ko muna sa cellphone mo, baka kasi hindi nasagutin pag nalaman niya ako. Sige. Jenny, tumutin na dati yung cellphone mo. Hmm? Sa akin ba yun? Sino kaya itong tinatawag? Hello? Hello, Jenny. Lucero to. Lucero? Bakit? Anong kailangan mo? Bakit ka tumatawag? Jenny, huwag ka naman magalit. Nang mga tama kausap eh. Nasaan ka ba? Bakit mo ba kailangan kong alamin? Papunta ko ng San Isidro. San Isidro? Ibig mong sabihin,
Susundan mo si Berhel. Hindi pa rin nawawala ang pag-ibig mo sa kanya? Lucero, nagkakamali ka. Matagal mo nang sinasabi sa akin na gusto mo lang magbago, di ba? Ngayon ang pagkakataon mo, gusto mo talaga. Pwede ka na makawala sa paghihintalin mo. Wala nang pag-ibig sa pag-ibig. Normal na ulit siya. Pwes hindi ako kasing tanga ni Berhel para isuko ang kapangyarihan mo. Ano? Anong sabi ni Lucero? Pumapayag na ba siya maging tao? Hindi daw niya isusuko ang kapangyarihan niya. Laki talaga pinagbago ni Lucero. Hindi naman siya ganyang kasama nung una ko siya nakilala eh. Masama lang talaga siya. Hindi niya kasi yung ginamit sa kabatihan. Alam niyo, kahit anong mangyari, hindi niya talagang gumbago ni Lucero yan. Kahit naman tao pa siya, halimaw pa rin ugali ng paste niya.